Kung meron tayong mga dapat gawin during no contact para maging para mapagtagumpayan natin ang strategy na to. Meron din tayong mga hindi dapat gawin. So meron din tayong mga dapat iwasang gawin para mapagtagumpayan natin ang strategy na to. So yan ngayon ang ating pag-uusapan kung ano ang mga hindi natin dapat gawin para bumalik sa atin si X na sabik at mas in love sa atin. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito at hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at sigurado ako dito marami kang matututunan. I-click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Ngayon, pag-usapan natin tungkol sa kung ano mga hindi mo dapat gawin during no contact para mapagtagumpayan mo ang strategy nito at para babalik sa'yo ang ex mo na in love at sabik sa'yo. Kung hindi mo pa napapanood yung mga dapat mong gawin during no contact, mas mainam, panoorin mo muna yon bago mo ito panoorin. O kaya panoorin mo lahat ng mga video ko para masundan mo ang episode na ito. Meron tayong 5 tips na mga hindi dapat gawin during no contact para mapagtagumpayan natin ang strategy na ito. So, tip number 1, iwasan muna makipag-inuman sa barkada. Instead, gawin mo yung tip number 1 doon sa part 3, yung sa personal development plan, kaysa na yung makipag-inuman ka sa barkada mo. Mahirap na, baka kasi makita ka ng mga kakilala niya, kamag-anak niya, mga barkada niya, o mga kaklase niya, o kaibigan niya na nakipag-inuman ka pa din sa mga kaibigan mo, o kahit na sino pa man. So isipin nun o paniniwalaan nun na wala ka pa rin pagbabago, same-same ka pa rin. So, o kaya, baka mamaya may post ng mga kaibigan mo nang hindi mo alam na nakipag-inuman ka sa kanila. Nagkataon lasing ka pa. So, iisipin nun at paniniwalaan nun na desperado ka o apektado ka doon sa paghihiwalay niya sa'yo. So, makakasira ito doon sa strategy yung ginagawa natin. Hanggat maaari, iwasan mo muna makipag-inuman sa mga barkada mo. Makita ka sa FB, pero dapat yung ibang ikaw na. Pero dapat yung bagong ikaw na, yung may improvement na. Hindi yung lasing na lasing ka o nagipag-inuman ka. So masisira lalo yung kapakanan ng strategy na to or lalong hindi magbabago yung paniniwala sa'yo. So advice lang. So tip number 1 is iwasan mo muna nagipag-inuman sa iyong mga barkada. So number 2, never mong kontakin o magipagkita sa mga kakilala o kamag-anak niya o kahit sino pa man sa mga kaibigan niya. Ito strengthen yung mystery. So, dapat mananatili yung mystery niya sa'yo. Mananatili siyang nahihiwagaan sa sa'yo. Hindi naman actually maiwasan na makita ka ng mga kaibigan o kakilala niya. Pero hanggat maaari sana, huwag naman yung mismong ikaw ang kusa yung magipagkita sa kanya. Ikaw yung magyaya na magipagkita sa kanila. Yung ikaw mismo ang kukontak sa kanila para alamin kung anong sitwasyon ng ex mo. Para kamustahan yung ex mo. So, iwasan mo muna kontakin mga kakilala niya o magkita ang mga malalapit sa kanya. Pangatlo, huwag ka muna mag-update sa social media. So, never ka mag-post, iwasan mo muna mag-like, mag-comment sa FB o saan mang social media. Hanggat maaari, hindi ka niya mapapansin o mararamdaman sa social media. As in, wala talaga, blackout. Walang-wala ka. Hindi ka talaga niya dapat makita o maramdaman kahit like man lang o comment lang man lang ng iba sa social media para manatili ang mystery mo sa kanya. Hanggat maaari, mag-sign out ka muna sa FB mo, pero kung hindi mo kaya, disiplinahin mo sarili mo na hindi mag-update sa social media. So hanggang view ka muna. At mag-ingat ka din kasi baka mamaya hindi mo sinasadyang ma-like o ma-heart yung post niya. So isipin nun o paniniwalaan nun, ini-stalk mo siya. So, sa number 3, iwasan mo muna o huwag ka muna mag-update sa iyong social media. Number 4, iwasan mo muna bisitahin ang mga picture niya o picture niyong dalawa o ano pa mga bagay na nakapagpapaalala sa iyo para hindi mo siya ma-miss. At para makapag-concentrate ka sa strategy yung ginagawa natin. Kasi baka mamaya hindi mo mapikilin ang sarili mo mapunta dahil sa sobrang sabik mo sa kanya. Puntahan mo sa bahay nila o kaya tawagan mo siya. Kung hanggat maaari,
huwag mo munang bisitahin ang mga larawan ninyong dalawa o picture niya o ano pa mang bagay na nakapagpapaalala sa'yo ng gusto. O ano mang bagay na nakapagpapamiss siya sa'yo ng gusto. Panglima, of course, huwag mo siyang punta sa bahay nila, sa school niya o sa trabaho o kung saan man siya naroroon. Ito ay para manatili yung mystery niya sa'yo. Kasi kung makikita ka niya o pinuntahan mo siya, mawawalan sa isa yung mystery niya sa'yo. Ang layunin natin dito ay pangalagaan o panatilihin ang pagiging misteryoso niya sa'yo. So, yung panghuli, huwag mo siyang pupuntahan o bibisitahin kung saan man siya naroroon. Hayaan mo lang na mamiss ka niya, hayaan mo lang na isipin ka niya kasi ang gusto niya, space. So, ibigay mo sa kanya yung space. So, ibigay mo sa kanya yung pagkakataon na mamiss ka niya, yung pagkakataon na maisip ka niya muli. So, kung maiwasan mo lahat ng mga ito at magawa mo yung mga limang bagay na dapat mong gawin, sinisigurado ko sa'yo, Brad, babalik at babalik sa'yo ang ex mo ng mas sabik at mas mahal ka niya na di hamak kaysa yun nung una. So, that's all for now. I hope na nakatulong itong mga tips na to. Angad ko na magkabalikan kayo ng girlfriend mo. Lagi mo pakatandaan na hindi ka nag-iisa, nandito lang ako. Kung kailangan mo pa ng malalimang advice, email mo lang ako. I-email mo lang ako sa alphamaleph12@gmail.com. Huwag mo rin kalimutan mag-like, i-share mo na din bilang suporta sa video na to, at huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo ang bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Sa muli, salamat at good luck sa'yo. Bye for now.